Ayan, bali may problema po yung switches ng ating katropa kasi laging pinuulanan. Dito sa part na to, hindi na gumagana oh. Ayan, buksan muna natin, tanggalin natin yung mga tornilyo dyan. Para makita natin kung bakit hindi po gumagana yung kanyang switch, no, nag-slide lang. Okay, ayan, kitang-kita naman na wala na talaga oh. Dahil sa ulan. Dito sa part na ito ay nagkaroon ng problema. Yan, tignan mo yung ilagay muna natin. Balik natin sa ayos para masubukan natin kung gumagana na. Yan, welcome back po ulit. So, meron po tayo dito ang Rosie na laging naulanan. Nagka-problema po sa kanyang headlight switch. So, itong part na to, okay yan dyan. Pero saan yung may problema? Bakit walang ilaw? Yan, kitang-kita naman, walang ilaw. No? So, dito po nagkaroon ng problema sa kanyang high and low switch. No? Nang itinulak-tulak ko, yan, wala na, nag-slide na lang. So, wala nang lumalabas na ilaw sa indicator. Lagyan natin sa park light. Yun, so okay po yung kanyang park light. No? May park light siya. Yung wala lang, sagat muna natin dito sa headlight. Dito sa part na to, yung wala lang talagang kuryente. Ayan, no? Hindi nga natin makita na umiilaw yung high na indicator pag naka-high po yung ating headlight. So, walang wala talaga. So, ito yung naging problema ng ating katropa dito sa part na to. Ayan, bakit ba laging nagkakaroon ng problema sa part na yan, no? Dito sa part na to. Kasi nauulanan yung ating motor sa part na yan. Dahil dyan. So, binuksan na natin at tatanggalin muna natin yung mga tornilyo, no? Ayan, para malinisan natin, no? Kasi may problema po yung spring dyan, no? Napakaliit po ng spring dyan, no? Na pag lagi itong nababasa, magkakaroon po ng kalawang. Ayan, dito sa part na to, kita nyo naman, may kalawang na. Ayan. So, sa dahil nga napakaliit ng spring na yan, no? Paulit-ulit. Kakalawangin yan at napupudpud yan, no? Kaya ito hindi na po tumutulak po sa bulitas, kaya nag-i-slide na lang. So, 100% spring po yan, no? Titignan natin, papakita ko sa inyo na yun po yung problema, no? Buksan natin. Ayan. So, pag natanggal mo na yung dalawang tornilyo doon, ito naman i-slide mo, no? Ayan, no? May tubig-tubig pa nga ito, oh. Mababa, eh. Nakikita nyo naman. Ayan, eh, no? Slide na talaga. Diba? So, hindi na po tumutulak sa bulitas. May bulitas din po yan dyan sa loob, eh, kaya medyo ingat-ingat lang sa pagtanggal. Oops. Ayan. So, kitang-kita nyo naman dahil nga sa ulan, nagkaroon na po ng mga lumot-lumot dyan. Ayan. So, yung spring na sinasabi ko na nasa loob, ito po yun, durog na. Ayan, kita nyo naman, no? Durog na. Well, maghahanap tayo ng ganyang klaseng spring. So, saan niya ba tayo makakahanap niyan? Dito sa mga itinapon natin, mga lumalumang mga switches, doon tayo maghahanap ng spring. So, actually, nakahanap na ako. Ayun, no? Medyo bago-bago pa yung nahanap ko. Ayan. Then, yung part na yan, tsaka part na to rito, ay lilihaan natin. No? Kung may panliha kayo dyan, lihaan nyo. So, ito yung madalas ginagamit ko. Kasi ito yung available ko. Ayan. Papalitawin natin yung mga terminal. Yung mga lumot-lumot dyan. Mga crochure, itatanggalin natin. No? Mga carbon-carbon. Ayan, papalitawin natin yung terminal. Ayan, okay na yan. Then, ito rin sa part na to, tatanggalin din natin yung mga lumot-lumot dyan. Yan, tanggalin natin yan. Okay? So, sa pag-ano na ito, ha, kunting alalay lang, baka pati yung mga paa. Yan, nalalapat dyan, ay mapudpud. So, ibalik na natin. So, ito muna, no? Para hindi ka malimutan, ipasok mo yung bulitas, pero takpan mo sa ilalim, baka lumusot. Yung spring, tapos yung pinaka-trigger niya, is, you know, yung parang mga paa. Ayan. Tapos ibalik ng marahan, ayusin.
maglagay ng grasa sa may part ng bearing or oil ng onte para okay sa right. Ayun, okay na. Then ibabalik na po natin ito rito, no? Sa pagbabalik eh ingat lang kasi baka mag-slide ang iyong lakas, no? Tumalsik yung mga bulitas. Yun. So pasok natin ng marahan. And dahan-dahan. Ayan. Yun, pasok. No, so actually papasok naman kusa 'yan. Ayun, no. Nakit narinig niyo, 'di ba? Okay na siya, lumalagat. Tingnan ngayon, subukan natin, papandarin natin. Buksan natin. Uy, wala, lobat. So pandarin natin yung makina. Yun. Ilaw na neutral. So, ibig sabihin, may kapangyarihan na. Naka-signal pa. Patayin ko muna. Yun, no, nakikita niya man na umiilaw po sa dashboard, no? Naka-park light, siya itulak natin. Yun, umiilaw po yung dashboard niya. Tsaka yung high beam, nakita ko umiilaw na rin, naka-high. Ibig sabihin, nagpapasa na po yung kuryente niya, no? Pinapasa na sa kanyang light. Yun, no? Okay. So, may headlight na po si katropa. Ayan. So, actually, ito motor na to ay pinacheck na po sa akin dati ng katropa natin. Wala po itong low. No? Pundi po yung kanyang low beam. High beam lang po yung gumagana. Kaya napapansin nyo, ay no, hinahilo-hilo ko, patay po yung kanyang low. Okay? So, hindi po pinapalitan sa atin ng bulb, no? Pinaayos lang yung switch. Ayan. So, ibabalik na natin sa ayos kasi okay na. Sabi ni tropa, ayan, dito nagkaroon ng problema sa kanyang high and low switch. Yun, okay. So, satisfied na sa atin ngayon si tropa kasi meron siyang ilaw. Ayan, yan po si katropa, eh, no? Ang pogi. No? Mga dating malupit yan. So, gagamitin niya na po yung kanyang motor sa kanyang work, no? Kasi panggabi po siya. Ayan. Hindi ko alam kung anong trabaho na ito. Security guard to o akyat bahay. Gabi yung trabaho eh. Joke lang na tropa. Ayan. So, ang pogi, no? Parang si John Lloyd. Maraming maraming salamat sa iyo ka tropa. At sana eh, natuwa ka sa service yung ginawa natin sa motor mo. Sa ngasun nating video mga ito mga paps, gaya like sabi dito sa ating YouTube channel. God bless po, thank you. Tapos na tayo rito. Ano pa? Hindi. Bizio, Jan Lloyd. What to do with that big fat butt?